Hello guys, this is June from Peramax. So, si Jane ngayon is busy sa aming Maritizan TV. So, panoorin nyo guys, Maritizan TV dito sa YouTube. So, gaano ba kadelikado mangutang sa mga ULA or online loan apps? So, kung bago ka pa lang sa mga pautang online, okay ba na mangutang or delikado masyado? So, ganito yon. Kapag online loans ang pag-uusapan natin, napakadali lang kasi makautang ka nga gamit ang iyong valid ID. So, wala nang kuskus balungos. So, kung may mga tinakasan ka, kung palautang ka sa lugar mo, kaaway mo na lahat na kapitbahay mo kasi hindi ka nagbayad sa utang, pwede ka pa rin makautang sa mga loan apps. So, yun. Kapag may valid ID ka, like SSS, UMID, 'di ba, driver's license. So again, kahit gaano ka pa kadaming utang sa kapitbahay mo or sa mga 'di ba, sa mga tabi-tabi diyan, makautang ka pa rin. Pero ang problema, medyo may kalakihan, hindi lahat ha. Pero kadalasan, most especially yung mga bagong mga loan apps na nagsusulputan sa Google Play Store, malalaki yung interest at napaka-iksi ng terms, like 7 days, babayaran mo na. At halos kalahati yung kaltas na halos kalahati yung ikakaltas nila upfront. Ibig sabihin, kung makautang ka ng 1.5, halos kalahati nun ikakaltas na nila at babayaran mo within 7 days. Pero hindi lahat guys, may mga loan apps pa rin na masasabi nating pwedeng mautangan. Pero mas maliit pa rin yung interest kapag mangutang kayo sa co-op, provided qualified kayo, 'di ba? Or mangutang kayo sa bangko, pero napakahirap mangutang ng pera sa bangko sa panahon ngayon, guys. Kasi kung sa bangko kayo, sisilipin nila lahat. Kung may utang kayo, talagang silip 'yan. So 'yun. Tapos, ma-scam ka ba? As long as makatanggap ka ng pera, hindi natin masasabing scam ka kasi nga ikaw naman ang unang nakatanggap ng pera. At karamihan ngayon, merong mga tao talagang tinatakasan nila yung mga utang nila sa loan apps kasi nga wala namang nakukulong. Pero, yun. Pero kung tao ka naman na may paninindigan na gusto mo talagang magbayad ng utang kahit ula yan, kahit hindi ka basta-bastang mahahanap sa lugar nyo, maghanap tayo ng mga ula na mga loan apps na medyo okay, medyo makatao yung mga charges, interest rates. Katulad ng Finbro. Ang Finbro, kung iisipin natin, medyo malaki yung interest rates niya in total, or kung isasum natin, kasi hindi lang interest yon, mga charges, iwan ko kung anong tawag sa mga charges nila, convenient fees, iwan ko. Pero ang kagandahan sa Finbro guys is, isa talaga yan sa marirecommend ko. Kasi nga 30 days yung unang hiram niya. 30 days na kaagad. So hindi siya yung mga typical na 7 days, 14 days. 30 days sa unang hiram at wala pang kaltas. So hindi ka kakaltasan. Yung mga charges nila, isasauli mo yon or ibabayad mo yon sa loob ng 30 days. So hindi upfront na, for example, ma-approve kayo ng 3,000, 3,000 talaga makukuha. Tapos ang kagandahan dito sa Finbro, kapag kayo ay employed at pwede kayo makahingi ng COE or payslip sa inyong mga boss, pwede ninyong i-upload during application sa Finbro para yung babayaran nyo na lang is yung interest. Actually, yung interest ng Finbro maliit lang siya. Lalaki lang yan dahil sa mga charges. Pero kapag meron nga kayo nun, kukunin yun ni Finbro, ibabawas yun, tatanggalin yung mga charges na yun. So yun ang kagandahan. Bakit ganun? Bakit ganun yung style ni Finbro? Of course, kung kayo naman ay isang businessman, kayo ay nagpapautang, mas pipiliin ni Finbro na papautangin at pababayaran na lang ng mas maliit na interest, or interest lang ang ikakaltas or babayaran mo in on top sa iyong principal kapag employed ka. So kayo, kasi may kasiguraduhan kasi kung employed, kasi lahat kasi ng tao guys pwedeng makautang sa Finbro, pwedeng ma-approve. Kasi nga pwede naman natin sabihin na self-employed, di ba? Pwede natin sabihin employed, pero hindi naman totoong employed.
Kasi hindi naman kailangan talaga ng payslip. Ang talagang application ni Finbro, optional yon, yung parang credit bundle niya. So, yun guys. At isa pa sa madaling mautangan, kaso medyo mataas yung interest, is yung Cash Express. Napakabilis talaga na approval ng Cash Express guys. Super easy din ang application. Kaya nga lang, mas malaki yung interest. So, ililink ko yan dito sa comment section ha. Ililink ko yan. So, hindi ko sinasabi guys ha, na mangutang kayo. So, for the purpose of financial literacy, alam naman natin na marami pa rin mga kababayan natin no, na hindi masyadong ganun ka-knowledgeable in terms sa financial literacy dito sa ating bansa, sa Pilipinas, or hindi masyadong financial literate. Hindi ko binababa yung pagkatao na ating mga kababayan ha. Pero pagdating sa mga loan apps, beware. Kasi nga loan apps yan, online loan apps, super easy makautang pero babawi ang lender sa mga charges, sa mga interest rates. So, piliin natin yung medyo makatao. At kung meron kayong ibang options guys, like meron na kayong GCash, subukan nyo, baka pwede kayo makautang sa GLoan, sa GGives, sa GCredit. Marami na ngayon kasi ngayon very sikat, very powerful ang mga fintech, ang financial technology. So maraming mga ways para maka-obtain tayo ng mga financial support through this mga fintech apps like GCash. Meron din ang sikat na sikat ngayon, number one sa Forbes back in 2023, ang CIMB Bank, pwede kayo makautang na up to 50,000 pesos. Kaya nga, subject for approval, subject sa pagkikilatis sa inyong credit score. Okay guys, so this is June again from Pera Max. Thank you!